narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brunei at Singapore sa 29 at 30 ng Mayo. Ito ay kinumpirma ni Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Maria Teresita Daza na inimbitahan ng Pangulo ni Sultan Hassan al-Bolkiah para sa isang state visit. Kukumustahin din umano ng Pangulo ang tinatayang 25,000 overseas Filipino workers o OFWs na naninirahan sa Brunei. Pagkatapos ito ay didiretso ang Pangulo sa Singapore para magbigay ng talumpati sa 2024 International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Upang mas mapababa ang presyo ng bigas, patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Para sa detalye narito si Francis Riudike. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na payagang makapag-angkat ng bigas ang National Food Authority. Ito ay kaugnay pa rin ng pagsusulong ng Pangulo sa pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Payag ito ng Pangulo sa pagbibigay ng pamahalaan ng mga titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Coronadal City. Ayon sa Pangulo, mas makokontrol umano ang presyo ng bigas kung makakapag-import ang NFA. Hindi lamang umano ito makatutulong sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa mga mamimili. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang paghahanap ng mga weatherproof varieties ng bigas upang mas mapataas ang produksyon. Kabilang din umano ang pagkakaloob ng makinarya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Philippine for Post-Harvest Development and Mechanization. Kasama rin umano sa hakbang ng pamahalaan ang pagbibigay ng mga pataba at pesticides, pati na rin ang tulong pinansyal na AICS mula sa DSWD para sa mga naapektuhang mga magsasaka dahil sa kalamidad. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 4,800 na mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang daungan sa buong bansa. Ito ay dahil pansamantala munang kanselado ang mga biyaheng pandagat dahil sa masungit na panahong dulot ni Bagyong Aghon. Alinsunod sa kautusan ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago, nagbigay ang ilang pamunuwa ng pantalan sa mga na-stranded na pasahero na mga pangangailangang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Inaasahang magbabalik operasyon na ang biyahe ng mga barko sakaling gumanda na ang panahon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 2,000 katao inilikas dahil sa Bagyong Aghon. Meralco tutugunan ang pagkawala ng kuryente dulot ng hagupit ng bagyo. PBBM biyaheng Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Barbers nagpahayag sa planong pagbawi ng bilyong halaga ng lupa na sinususpetsahang pagmamay-ari ng mga Chinese drug lord. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. Pilipinas wagi sa Men's World Floorball Champs 2024 qualification. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 2,734 na katao ang inilikas dahil sa masungit na panahon. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mga apektadong individual na naitala ay mula sa 18 barangay sa Bicol at Eastern Visayas. Sa huling tala, wala pa namang kumpirmadong nasawi, bagamat suma sa ilalim pa rin sa kumpirmasyon at patuloy na monitoring ang ulat na ito. Music.
ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pagsubaybay sa lagay ng bagyong Gaghon dahil dapat nabigyang prioridad ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Ang publiko naman ay pinayuhan ding maging alerto sa banta ng kasalukuyang bagyo. Makibalita kay Danisa Lopez. Sa patuloy na paggalaw ng bagyong Aghon sa bansa ay hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na maging alerto kung saan kasabay ding ipinag-utos ng Pangulo ang pagtutok ng mga lokal na pamahalaan, emergency service at iba pang ahensya na tutukan ang lagay ng bagyo. Payag ng Pangulo, dapat na handa ang mga ito sa pagresponde sa anumang sakuna kung saan nararapat ding siguraduhin na sapat ang mga pagkain at non-food items na ipapamahagi bilang tulong. Kabilang din sa direktiba ni Marcos ang paghahanda ng mga health service at mga evacuation center para sa mga magiging apektadong komunidad. Matatandaan na sa ating ulat panahon ay naitala ang 8 landfall kung saan inaasahan pa na mas titindi ang bagyong Aghon bago ito lubusang makaalis ng bansa. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakahanda umano ang Meralco na tugunan ang pangangailangan ng mga nawala ng supply ng kuryente dahil sa hagupit ng bagyong Aghon. Naka-standby na umano ang kanilang tauhan upang tugunan ang anumang emergency situation sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Upang maiulat ang pagkawala ng kuryente, pinapayuhan ng publiko na maaaring makipag-ugnayan sa Meralco sa kanilang social media page, opisyal na website, hotline o sa pamamagitan ng text message. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 2,000 katao inilikas dahil sa bagyong Aghon. Meralco tutugunan ang pagkawala ng kuryente dulot ng hagupit ng bagyo. PBBM biyahing Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Barbers nagpahayag sa planong pagbawi ng bilyong halaga ng lupa na sinususpetsahang pagmamay-ari ng mga Chinese drug lord. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. Pilipinas wagi sa Men's World Floorball Champs 2024 qualification. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa hagupit ng bagyong Aghon ay inilikas sa mga residente ng Pasacao, Camarines Sur kung saan agad na nagpadala ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region. Ang mga pamilya at individual ay inilikas dahil sa mataas na tsansa ng landslide sa lugar. Nagkakahalaga ng 52,000 pisong tulong naman ang naipamahagi ng DSWD sa mga residenteng naapektuhan. Sa paglaganap ng iba't ibang paraan ng pagbebenta online, ay naging marami na rin ang bilang ng mga illegal na pagbebenta, gaya na lamang ng babies for sale sa Facebook na siyang ikinabahala ni Senator Win Gatchalian. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Matapos ibahagi ni Department of Social Welfare and Development National Authority on Child Care o DSWD, NACC Executive Director at DSWD Undersecretary Janela Estrada, ang pagdami ng mga Facebook account na nagbebenta ng sanggol ay nabahala ang senador na si Win Gatchalian ukol dito. Kung kaya't nanawagan si Gatchalian sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na solusyonan ang kasalukuyang nagaganap na illegal na pagbebenta sa mga platformang online. Ayon kay DSWD Undersecretary Janela Estrada, umaabot sa 40 ang mga account sa Facebook na nagbebenta ng mga sanggol.
Pagtitiyak niya, ito'y aktibong sinusubaybayan ng DSWD-NACC para iwasan ang paglaganap ng mga ito sa Facebook. Ibinahagi rin ito ang kamakailang aksyon ng Philippine National Police Women and Children Protection Center kung saan napigilan nito ang transaksyon na nasa 50,000 hanggang 90,000 halaga ng bentahan online. Marie namang ipinahayag ni Gatchalian ang illegal na gawain ito ay hindi naayon sa batas sa ilalim ng Batas Republika bilang 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Dagdag pa ng senador, isa itong uri ng pang-aabuso na dapat sugpuin, kaya't paghihimok niya sa mga law enforcement agency, paigtingin ang mga hakbang ng panghuhuli dahil dapat na managot ang sinumang sangkot sa gawain na ito, mapa-online man o aktwal. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang sports, aabante na sa IFF 2024 Men's World Floorball Championships ang Philippine team na nakatakdang ganapin sa 7 hanggang 15 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito ay matapos magwagi sa WFC Asia Oceania Confederation Qualifications kontra Southeast Asian rival Thailand sa score na 6-5 nitong Sabado sa PhilSports Pasig. Ito ang matamis na comeback win ng Pilipinas matapos itong madaig ng Thailand sa nakaraang Cambodia SEA Games gold medal match at finals ng nagdaang Asia-Oceania Qualification Tournament. Makakasama ng Pilipinas ang Thailand at Australia sa World Championships na gagalapin sa Malmo, Sweden. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit 2,000 katao inilikas dahil sa bagyong Aghon. Meralco tutugunan ang pagkawala ng kuryente dulot ng hagupit ng bagyo. PBBM biyahing Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Barbers nagpahayag sa planong pagbawi ng bilyong halaga ng lupa na sinususpetsahang pagmamay-ari ng mga Chinese drug lord. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. Pilipinas wagi sa Men's World Floorball Champs 2024 qualification. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.